Welcome! Ang ating lulutuin po ngayon ay ginataang tilapia. Narito po ang ating mga ingredients. Dalawang tali ng dahon ng pechay. Fresh from the market! Tilapia na pinutol. Bawang, sibuyas, sili at luya. Dagdagan pa ng kamatis. Nyog. Pigain to at i-separate ang unang piga ng gata. Isa rin sa kaserola ang ikalawang piga. Let's start! Okay, sa kaserola na may gata, ilagay ang bawang, sibuyas, kamatis, at ang luya, pati ang sili. Maglagay din ng asin at paminta para may lasa, may konting alat. Halu-haluin! And then, isunod natin ang isda. Pakuluin. Pagkatapos, pag naluto na yung isda, isalin sa mangkok para hindi siya ma-overcook. And then, ilagay na ang unang piga ng gata ng nyog. Lutuin ito. Isunod ang pechay at lutuin din ito. Na pagluto na yung pechay, ilagay na yung ibalik na ulit yung isda. Pakuluin saglit. At pagkatapos ay patayin ng apoy. Alisin ang kaserola at ilagay sa heat insulator. Yes! Well done! At para hindi ma-overcook, isalin ka agad yung ating ginataang tilapia. Lagay sa mangkok. Yes! Presenting ang ating ginataang tilapia. Ito ay isa sa mga version na pagluto ng ginataang tilapia. Yung pinuputol-putol ang ginawa natin sa ngayon. Sa susunod ay gagawin natin yung isang version naman na paborito ng tatay ko, ng mga lolo-lola ko at mga uncle ko na niluluto nila doon sa probinsya, specifically sa Libon, doon namin yung natutunan. Alright, meron po tayong masustansyang ulam. May gulay, may isda, may gata, may kamatis, may bawang, sibuyas, etc. etc. Very nutritious. Subukan nyo rin po ito at nang malaman nyo ang linamnam ng ganitong klaseng luto pag nasa gata ang tilapia. Okay, maraming salamat po sa panonood. Ito pa rin ang inyong kaibigan, Love Lines. Thank you so much and God bless.